Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, gusto ko mag-share sa inyo na isang scenario na na-encounter ko sa aming tenant. Ito po ang pagpapadagdag or pagpapalagay na isa pa pong metro kay tenant. So bakit ko po pinalagyan na isa pa pong metro si tenant? Para po ma-monitor ko po yung isang linya kung saan yun ay kanyang ginagamit sa paglalaba na nakakonect po sa akin. So paano po natin kukumpyutin ang dalawang metro na ito at paano natin malalaman ang nakukonsumo ni tenant? So kung kayo po ay interested, tapusin nyo po ang aking video. So guys, lahat ng details at information po dito is ito po yung actual reading sa aming tubig sa cut-off po na ito. So ang total bill po namin is 238.48 at yung aming cubic meter is 16. So yan po yung na-reading ni Manila Water. So para makuha po natin yung per cubic meter is i-divide lang po natin tong 238.48 sa 16 cubic. So, ito po ang kalalabasan is 14.905 or 14.91. So, ni-round up ko na lang po guys. So, di ba nga po guys, is na mention ko po kanina na dalawa po ang submeter ng aking tenant. So, nagpalagay po ako ng submeter or nagpa-additional po ako ng submeter sa kanya sa may hallway. So, yung una niya pong submeter is sa kitchen po. So, kaya ko po siya pinalagyan dito ng submeter sa hallway kasi doon po sila naglalaba. At yung linya po ng tubig po doon is nakakonect po sa akin. So, para maging fair naman po sa kanya at sa akin, so nagpalagay na lang po ako ng submeter sa kanya kesa sa ipabago ko pa yung linya ng tubig namin, mas magastos. So, para doon din po is makita ko rin yung konsumo niya kung magkano yung nagagamit niya doon. So, paano po natin kukumputin yun in case po na mangyari sa inyo yung dalawang submeter sa isang tenant. So, ganito lang po. Pag nag-reading po si Manila Water, let's say dito po May 17 nag-reading po siya nung araw na yan. Mag-reading na rin po kayo doon sa dalawang submeter. So, nag-reading po ako sa hallway, meron siyang konsumo na 3 cubic at sa kitchen ay 26 cubic. So, i-add lang po natin tong dalawa. So, ang total niya is 29 cubic meter. So, magtataka kayo guys, ang taas ng cubic meter ni tenant. Pero, ang na-reading lang ni Manila Water is 16. So, paano natin siya kukumputin? So, doon po guys, papasok yung previous reading at present reading. So, dapat guys, etong dalawang to guys ang pinaka-importante para makuha po natin yung actual consumption at computation kung magkano ang babayaran ni tenant sa inyo kung kayo po ang owner. So ganito guys. So di ba meron na po tayong previous reading. So previous reading at saka present reading, i-less lang po natin si present reading kay previous reading. So ang kinalabasan is nagkonsumo siya ng 10 cubic meter sa loob ng isang buwan, sa isang cut-off po na ito. So, yun po ang kanyang nagamit. So, ang gagawin lang po natin guys, i-times lang po natin siya. Yung 10 cubic meter na nakonsumo ni tenant, i-times lang po natin doon sa kinumpute po natin na per cubic meter is 14.91. So, ito po yun. 10 times 14.91 is 149.10. Yan po ang babayaran ni tenant sa inyo at yan po ang nakonsumo niya sa loob ng isang buwan sa cut-off period po na ito. So, ganun lang guys. So, si owner po, para makuha natin yung kay owner, syempre, ililess lang po natin itong 149.10 dito sa total bill ninyo sa loob na isang buwan. So, si owner, ang babayaran niya lang is 89.38. So, kung napansin nyo guys, mas maliit yung babayaran ni owner kaysa kay tenant. So, dito guys, hindi naman natin pwedeng sabihin or hindi naman pwedeng sabihin ni tenant na nadaya siya sa computation. Kasi po, meron po tayong submeter reading.
So, mas maganda talaga guys na meron po tayong computation every month at meron po tayong submitter. Kasi po kahit ano pong mangyari, kung magkaroon man ng problema or magkaroon ng leak or kung ano pang problema dumating, is meron po tayong basis at may pinangahawakan po tayo na tama po ang ating computation. So ako po as owner, alam ko rin po kung magkano yung nakukonsumo ko sa isang buwan. So dito po, sa cut-off period po na ito, pumapatak lang na ang konsumo ni owner is 6 cubic meter lang. Kasi 10 minus 16 cubic meter. So ang lumalabas na cubic meter lang ni owner is 6 lang. So ganun lang ang pagko-compute guys in case na magkaroon kayo ng scenario na ganito na, or maka-encounter kayo na dalawa ang submitter ninyo as tenant. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe naman po sa aking YouTube channel at pahit na rin po ng notification button para ma-update ko po kayo sa aking new upload videos. Thanks for watching guys! Bye!